mapagpalang araw guys. So another vlog naman tayo. So basic pointers pa rin. So paano ba magpalit ng air filter? So bakit mo kailangan magpalit? Kasi nga may mga bara yung ating mga fuel filter. So kailangan talagang palitan yan. So tuturo ko sa inyo yung basic pointers kung paano tayo magpapalit ng fuel filter mechanism. So hindi na tayo magpapalit ng kanyang housing, which is ang papalitan na natin yung fuel filter. And then paano siya i-bleeding. Okay, yan ang mga common cause kung bakit nagkakaroon ng mga fuel na, kung sabihin may bubbles na yan. And then yung mga hard starting kasi nga may bubbles na yung fuel filter mo. So ano yung mga basic tsaka pointers, so kailangan natin i-bleeding. So paano ba gawin yun? So tara, samahan niyo ko. So madaling clip lang ito guys, na basic pointers paano yung matututunan kung mag-DIY kayo. So tara, simulan natin. Let's go! Okay, so number one na kailangan natin is meron tayong tools. So special tools sa mga pandukot. So meron tayong nabibili sa Shopee tsaka sa Lazada. So pwede kayo mag-order nun guys. So gawin natin, magtatanggal tayo ngayon ng mga clip ng hose. So fast forward na natin para mas mabilis. So tara, let's go! Okay, so bago pala kayo magtatanggal ng mga fuel piping, so siguraduhin nyo na alam nyo yung pagkakabit-kabit nito. Pagtatanggal kayo, kailangan markingan nyo kung hindi tandaan nyo, o lagyan nyo ng mga color coding para pag once na ibalik nyo na yung fuel piping o fuel hose, eh hindi kayo magkakamali-mali. Dahil hindi yan aandar pag once na nagkamali kayo ng kabit. Okay, kasi yung in, dapat yung in is in, and then yung out is yung out. Okay, and then yung return is return. Bawal na bawal pa pagkabaliktaran yan pag kinabit nyo, sapagkat hindi yan talaga aandar kahit anong klaseng gawin ninyo. Okay, so much better na mag-iingat talaga kayo sa pagtatanggal yung pagkakabit. So tanggalin natin, so babaklasin na natin yung muna. Tanggalin mo natin yung oil, yung fuel na natitira, and then tatanggalin na natin to. So kung may clamp kayo, much better na may ika-clamp niya para tatanggalin natin yung fuel filter. So gamit kayo ng anong klaseng wrench, ng oil wrench or ano, yung oil filter wrench, o pwede rin gamitin yung ang ginamit ko kasi yung oil filter wrench para kapit-kapit siya, tanggal sa agad. So yun yung mga, depende na sa inyo guys kung ano pwede yung pantanggal. Pwede labi tubo o yung mga sakit na special tools para dito. So kung sa matanggal mo na yan, iikutin mo lang yan, tatanggalin mo na yung buong mechanism niya na sa may mga wire, then ibabalik nyo lang din yan. So pagkatanggal nyo guys, ganun lang kasimple. So hindi nyo magpapalit ng fuel pump mismo niya na manual, sapagkat pwede pa naman tong yung kanyang assembly niya. Ito, yan, pwede pa yan. So ang papalitan natin is yung fuel filter. So ganun lang siya kasimple. Okay, so ganun lang yung mechanism. And then after that, so i-assemble na natin yung bago din bili na fuel filter. Yan, kikita nyo. So wala siyang ano sa puwet, wala siyang takip. Okay, so kapit na natin itong fuel filter guys. So ito lang yung bibili natin. Hindi yung assembly ng kanyang fuel pump, mismo yung dati pa rin. So ganito lang kasimple pagkabit, ganun lang. So gawin natin guys, papapas forward lang tayo para pasipilis. So tara, let's go! Okay, so once na nakabit mo na yung filter, so ikakabit mo na yung kanyang pinatawag na yung sensor doon sa puwitan ng o ibabang bahagi ng kanyang fuel filter. Okay, so ibabalik mo na yan guys, hindi mo na kailangan bumili ng bago. Pero pwede rin bumili ng bago, pero sa akin pwede pa naman ito magamit, so i-reuse lang natin. So ganoon lang siya kasimple. Okay, so tara, fast forward natin para mas mabilis. Let's go! Okay, so ngayon guys, magkakabit na tayo ng fuel hose o fuel piping ng kanyang fuel system. So yung sabi ko kanina, kailangan may marking kayo, especially sa mga high-end, tag-apat yan guys o lima yung mga hoses nyan. So sa mga ganito mga ordinaryo, manual type na fuel system, ang bomba mismo yung nasa assembly na, isa dalawa lang yan. And then pangatlo naman yung sa return, nandun naman yung sa may
tatawag na injectors, okay? So, ganun lang simple. So, kailangan na mayroon kayong marking o tanda para hindi kayo mahirapan. Pero kung gusto nyo talagang mas maigi na matuto kayo, so much better na mag-research kayo. Marami mga YouTube channel guys na online talaga, halos lahat na ng kaalaman tinuturo na. So, isa tayo dun sa mabahagi ng ating mga kaalaman. So, after nyan guys, ang gagawin nyo, ipapump nyo muna. Isiguraduhin nyo lang yung kanyang natawag na inlet is unang nakapasok, okay? So, mamaya turo na sa inyo kung ano yung basic tsaka pointers nito. So, higpitan muna natin para final na siya. Okay, so gawin natin ngayon guys, mag-bleeding tayo. So, ang gagawin nyo, unang-unang step is mabobombahin nyo na yan ng dandahan lang para hindi masira yung pinaka-dila-dila ng fuel pump ng kanyang fuel filter assembly. So, masasarat nyo naman yan. May konti, may dadaloy dyan na krudo. Pag may dumaloy na krudo, ibig sabihin, umakyat na yung fuel system. Ayan. So, gawin nyo, pag binomba nyo yan, kailangan nyo mapigilan hanggang sa lumakas talaga yung pressure. Ibig sabihin, pressurize na siya. Parang ganito. Lalakas na lalakas yan. Mamayang konti, sidlit yan. Di ba? So, ganun siya kasimple guys. So, once na sumidlit na yan, so, bombahin nyo pa rin na matanggal yung hangin na konti. And then, nandahan mo lang isalpak. So, ganun lang siya kasimple. Okay? So, pagkatapos nyan, higpitan na natin. After higpitan natin, dire-direcho, mag-bleeding na naman tayo para naman doon mismo sa buong mechanism ng kanyang fuel filter. So, yun naman ang technique na ipapakita ko sa inyo. Basic tsaka pointers pa rin. So, fast forward natin para mas mabilis. So, tara, let's go. Okay, so next step naman gagawin natin, almost na tayo ngayon. So, nakikipit na tayo ng fuel piping. And then, mag-bleeding naman tayo ng fuel filter. Ang gagawin ito, kailangan bombahan mo muna ito. Ito yung tinatawag na fuel filter. So, ang gagawin nyo, titingnan nyo itong intake, ito side may arrow. Ibig sabihin, ito yung galing sa tanke, papunta doon dito sa hihigupin niya, galing sa tanke, papunta rito sa fuel filter. Tapos, pag binomba mo naman ito, lalabas naman ito dito, itong side. Ito. Yung arrow na ibig sabihin niya, yung palabas papunta sa injection pump. So, pag binomba mo rito, lalabas dito, papunta injection pump. So, ang gagawin natin, tatagalin natin yung hangin sa loob ng tangke, ng fuel tank. Okay? Fuel filter, sorry. So, ngayon gawin natin, bombahin mo natin. Distansya konti. Yan, bomba. Yan. Hanggang, bomba lang ng bomba, hanggang tumigas. Pag tumigas na siya, okay. Bumba. Tapos bomba. Pag medyo matigas na siya, saka nyo na siya, ano yun. Ayan, bombahin lang ng bombahin hanggang tumigas. Ayan, mati. Ayan, hanggang sa tumigas siya. So, okay. So, matigas na siya, guys. Matigas na. So, okay. Ayan, gagamit tayo nito. Number 10. Ayan, number 10. So, okay. I-building natin. Pero kailangan naka-press ito, naka-diin. Tapos, sabay, open. So, kita nyo naman. Ayan. Tapos, bomba uli. Kita nyo nagbabubbles. Ayan o. Kita nyo. So, arihan mo lang konti yan. Ayan. So, ibig sabihin, marami siya ang hangin. So, dapat wala yung hangin. So, ariha. Yun. So, dapat walang hangin. So, higpit. Bomba. Ayan. Tapos, luag. Higpit. Bomba. Yan, tapos kailangan naka-din to ha. So, arya. So, okay na. Okay, so last. Okay. Okay, so yun yung basic tsaka pointers guys na dapat nyo nga matandaan. So, DIY lang yun. Kayang-kaya natin yun na mga bagong mechanic tsaka mga unit owner. So, ang gawin natin, papaandarin natin yung makina. After that, tingnan natin kung anong under niya. So, at least, tapos na tayo. So, na-set up na lahat. So, bago yung magpa-under, kailangan tingnan nyo muna yung buong system dyan. Kung okay na ba lahat, wala bang tools na naiwan. Check nyo yung wiring. And then, lahat okay na. Saka papaandarin natin yung makina.
So tara, andali na natin. So salpak susi, ignition. Okay, so start na natin. So on ang aircon. Yan, ngayon tingnan natin ang engine doon. Tara. Natin kung walang meeting. Makikita nyo guys sa video natin na walang blow by yung buong makina niya, especially yung filler cap. Dapat may usok na lumalabas yan o pressure. So far wala siyang blow by talaga. Maganda yung andar ng engine. And then pati sa dipstick, check natin. So wala rin blow by. So ang ganda ng andar ng makina. So tahimik. So ibig sabihin okay yung tira natin. Okay? So ganda lang kasimple. So pati magsilalim, silipin nyo na rin para makita nyo yung mga leaking doon silalim kung ano yung mga problema sa loob. So yun lang. Basic saka pointers. So maraming salamat sa inyo guys. So please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. See you. Alright.